Fractions is a part of a whole, or it means division, and also means ratio. Specifically, we will discuss a rational expression. A rational expression is nothing more than a fraction in which the numerator and or the denominator are polynomials. There are some examples of rational expressions. 6 over x minus 1, or z squared minus 1, over z squared plus 5, etc. So, kung mapapansin ninyo sa definition, may polynomials daw sa numerator or sa denominator, pwede rin both. And ito, polynomials, polynomials, walaan sila. Rational expression has been reduced to lowest terms if all common factors from the numerator and denominator have been cancelled. Yan. So, ang ibig sabihin nito, magsisimplify lang kayo na rational expression. For example, reduce the following fractions to the lowest terms. Ito, simpleng 10 over 8 lang. Ang factor ng nasa numerator ay 5 times 2. And then, nung nasa baba, 4 times 2. Ayan. So, ang common factor nila is 2. Kaya matitira, 5 at 4 na lang. Ayan. Next, number 2. Factor nyo, walang iba kundi nasa numerator muna. So, ang common factor nila ng dalawa, syempre 3. Ayan. Ang factor ng 3, syempre 3 tsaka 1. Then, yung 6 ay 3 tsaka 2. 4, 6 at 1 din kasama. Pero, ang common factor ng dalawang ito ay 3. So, ilalabas nyo yung 3. So, ito yun. Ang matitira therefore ay ito, x tsaka y. Ay, 2y, I mean, oh, my 2. Ayan. Kung nalilito pa rin kayo, paano sulat to? Divide nyo lang yun ng common factor, ito. Ayan. So, yung dalawang to, divide nyo ng 3. Ayan, 3x over 3, yun yung x. 6y over 3, yung 2y. Then, all over 3. So, pwede nyo na-cancel to. Ayan. So, ito yung final answer. Okay, next, number 3. And factor kayo. So, ang i-apply nyo dito ay yung walang iba kundi yung factoring by grouping kung nasa previous topic number 4. So, types of factoring. Okay. Ang una mong i-group dyan, ang green up dito sa example pala, yung dalawa. Then, ito. Ayan. Okay. So, ang factor nito, ang factor niyan, ay obvious lang yung x saka yung 2 plus a. Then yung ito, yung negative 2y minus ay. So, ang common factor nila, walang iba, is y. Okay? Lalabas nyo na lang din yung negative. Ayan. And ilalabas nyo yung negative para meron kayong common factor na 2a or 2 plus a. Yan. Okay, so, ito yun. Yung isa na una. Over. Ipa-factor nyo rin to. A square minus 4 gamit. Oh, factoring of 2 square. Okay. Ito, ang B mo dito, kumbaga, base dito sa equation, ay 2. Then, square. So, copy lang yung A. Saka yung B mo dito ay 2. Ito yung factor niya. So, ang common factor sa lahat, yung a plus 2. So, pwede nyo i-cancel out ng minsanan. Or, kung gusto nyo munang simplify or refactor out muna yung nasa numerator, yung 2 plus a, ito yun. Then, pwede na kayong mag-cancel out. Yun lang yun. So, ang final answer ay ito. Next, 9x square minus 6x. Ang obvious sa variable, ang factor natin dyan, factor out natin ay x. Okay? And then yung 9 tsaka 6. Ano ba yung common factor nyan? So, una-una, factor ng 9, 3 times 3, o 9 times 1.
And then yung 6, 3 times 2, 6 times 1. And so ang common factor nila ay 3. Yan, 3. And so therefore, ang common factor ng isang to ay 3 tsaka x or 3x. Ito yun. So, matitirang quantity ngayon, 3x minus 2 na lang. Then sa baba, factor out niyo ulit yung nandito. So, pwede niyo gamit yung GCF or greatest common factor. Number 1. Pwede niyo na i-factor out yung 2. Ito yun. So, titignan niyo mabuti. So, ito ay 2 minus 3x. Ito ay 3x minus 2. Okay, so, hindi pa sila pareho. Ang gagawin ninyo, ilalabas nyo yung negative either sa numerator or sa denominator. Actually, pwede na rin kayong mag-factor out ng negative kanina dito or dito sa taas. Pero dito, sa problem na to or sa example na to, yung negative dito, factor out nyo lang or ilalabas ninyo. Ano ba? 3x, ano yan? So, kapag nilabas mo yung negative, so, ang mangyayari dyan, negative 3x plus 2. Yan. So, or, applying properties of real number, i-rearrange lang natin to. So, magiging 2 minus 3x. Yan. So, pareho na sila nung nasa denominator. So, i-cancel out nyo lang yun. May 1. Matitira ay 3 halves x. Ay, or negative 3 halves x. So, number 5. 25xy square over 75x square y. Una, yung coefficient muna. Divide nyo muna or simplify ninyo. Then, yung variable, yung x, dito, ang 1 lang yung exponent niya, kaya ibababa nyo dito sa, or ima-minus nyo dito sa 2. Ang matitira dun sa 2, 1 na lang. Then, yung y square, again, mas malaki yung ito. So, ima-minus nyo ito doon. So, matitira ay 1. And kahit din nyo nilagay yung 1, ito yung final answer. Okay, number 5, 25x square over 75x. Okay, number 5, 25xy square over 75x square y. So, una yung 25 over 75, simplify lang natin, so magiging 1 third dyan. Okay, so, kasi 75, 25 times 3. And tapos yun, 25. So, 1 third. Actually, 25. Then, yung x. Since mas maliit itong nasa numerator, i-ma-minus nyo siya dito. Yung 1 minus siya dito. So, matitiray 1 na lang. So, yun yung x sa baba. And then, ito, mas maliit siya. Kaya sa doon, okay, i-minus nyo lang yung 1 dito. So, y na lang matira. Okay, now let us proceed with multiplication or division of fraction and of course, addition and subtraction of fractions. Before we proceed with that, let us discuss this one. So, sabi, the product of two rational expressions or fractions is the product of their numerators divided by the product of their denominators. For example, we have x over y plus 1. Multiplied by x over y. Okay, so, if you will follow this instruction or statement, we have the product of the numerator. So, x multiplied by x. And then, the denominator will be the product of these two. So, y plus 1 multiplied by your y. Then, next, the quotient of two rational expressions. So again, if we have x over y plus 1, quotient, so therefore it involves division. So we have, again, for example, x over y here. So kung susundin natin to, the quotient of two rational expressions is the product of the first expression. So ito yung ating first expression. And the multiplicative inverse or reciprocal of the second expression. The reciprocal is found by interchanging the numerator and the denominator. So, reciprocal daw neto or yung kanyang multiplicative inverse. So, yan ay 1 over x over y. Yan daw yung imo-multiply dun sa first term. So, ito yan, x over y plus 1.
Then thus, we find the quotient of two rational expressions by inverting the divisor and multiplying. So, kung susundan natin to, i-invert mo lang daw yung divisor, then i-multiply niyo sila. So, ito yun. Pagka sinimplify mo ito, magiging x over y plus 1 multiplied by y over x. Ito yung inverting na sinasabi dito. Equals to xy over y plus 1 times x. Or yung tinuro sa inyo nung high school, yan, ang product ay numerator ito, and outside, tapos inside. So, yung numerator, ito yung denominator. And so, xy din yan, or yx over y plus 1 multiplied by x. So, kung dito kayo nasanay, ang problema. Pero kung gusto nyo ganito, eh, okay lang din. Pwede na natin i-apply yung concept na yan, yung dalawa. Dito sa baba. Example number 1, multiply 3a over 2b with 4ab over 9c and 3c square over 4a square. Okay, unahin nyo muna yung multiply yung mga coefficient. And actually, pwede na kayo mag-divide. Marunong na kayo mag-divide. Agad dito, walang problema. Yung susundin muna natin, yung multiply muna natin yung mga numerator at saka denominator para yung concept na nasa taas. Ang kalalabasan niyan, so yung 3 times 4 times 3, yun ay 36. Okay? 36. Then yung A sa dalawa. So A is square lang. Then yung B. Ano makasama yung B? Then C square. Sa denominator, ito 2 times 9 times 4. So bali yan ay 72. 72. Then yung A square. Tapos B and C. Then simplify ninyo. Yung 36 over 72, 1 half lang, so ito yun. Then yung A square, maka-cancel na. Yung B, same lang. Then ito, 1 lang to. So, matitira dito, C na lang. The numerator ay C over 2. Next, number 2. X minus 7 over X minus 1 multiplied by X square minus 1 over 3X minus 21. Isipin din natin siya kung paano natin isi-simplify. Okay. So again, yung ginawa natin dun sa una kanina, yung pagsisimplify ng rational fraction, i-apply din natin dito. Hindi lang siya multiply, although yung instruction dito, multiply lang. Multiply and simplify. Ayan. So dito, example na to, then, actually ang ginawa dito, pinactor out ito gamit yung technique dun sa factoring. So, ito na yun. Ayan. Okay. And then, yung nasa baba, na-factor out din. So, ito yun. So, 3 quantity x minus 1. Yung technique sa pagsisimplify ng mga ganito, may improve yun kapag nagpa-practice kayo or by observing yung mga quantity na meron. Halimbawa dito, x minus 1. So, ang possible dyan para ma-simplify yan or ma-divide, dito ka magpa-factor out. Okay? So, minsan kasi, pag nasanay na kayo, makikita nyo yung mga factor ng mga kada polynomials or expressions. Ito kasi ang factor niya, ito yun eh. X plus 1, x minus 1. Okay? Then ito, kung titignan nyo mabuti, pwede nyo factor out yung 3, matitira x minus 7. So, dapat na-visualize nyo din yung mga ganun. Yan. So, sa practice lang nakukuha minsan yung galing ninyo sa pag-factor. Tsaka sa pagbabasa din ng mga example sa book. Yan. Ito, after nyo i-factor out, yung pwedeng i-factor, magka-cancel na kayo. Ang mangyayari dyan, yung x minus 7, ito, tsaka yun, ma-cancel na, and then yung x minus 1. Okay? Yun, i-divide nyo lang yung mga yun. So, wala nang matitira. Ito, 1 na lang ito.
And 1 lang din to. So, x minus 7, x minus 7, 1. Then, ito na lang yung matitira. X plus 1 over 3. Next, then ito, divide and simplify din. So, ito, naka-divide siya dito. Although, merong ganyan na sign. Ang gagawin nyo para ma-divide siya, yung kanina, kukunin nyo lang yung kanyang reciprocal. So, ito yun. Okay? Tapos, multiply ninyo again. And then, ang gagawin nyo, simplify nyo ulit. Although, ganito yung nandito sa numerator natin. Factor out nyo ulit. Ayan, so ito siya. Again, yung knowledge nyo sa factoring, napaka-importante. And then, ganun din sa denominator. Factor nyo rin. So, makakancel out yung mga common terms. So, actually, dito, yung sa factoring, ang i-apply ninyo yung dalawang techniques dito sa previous topic. Yun yung factoring trinomials sa yung factoring two squares. Kaya magkakaroon kayo ng ganito. In-apply nyo yung dalawang technique dito. So, napaka-importante nung knowledge nyo sa factoring. So, cancel out yung mga common factors. So, una, yung x plus 3. Ito yun. Then, yung x minus 4. And, ito na lang yung matitira. Number 2, 64x cubed divided by 8x square y cubed times 3. So, baliktarin nyo lang ito. Yun na yung product nila. And, so, i-multiply nyo ngayon ito. Ito madali lang. Yung coefficient muna, tapos divide nyo rin ng 8 or 64 over 8 times 3. So, yun ay 24. Simplify nyo lang yan. Then, yung x cube sa x square, again, mas maliit itong 2, ay susubtract nyo doon. So, 3 minus 2, yun yung 1 dito, o yung x na lang. Over yung y cube. Wala namang y dito sa numerator. O y cube na lang ito. Okay, so, next, addition and subtraction. Next example, add or subtract the following. So, ang titignan nyo dito, pag mag-add kayo ng polynomials or fractions, yung denominator. Dapat pareho. Otherwise, gagamit kayo ng LCD. So, sa next topic yun after nito. So, dito, copy nyo lang yung denominator. So, yun. Tapos, yung nasa numerator, pag-addin nyo lang. Yan, pagdikitin nyo lang dito. Lagyan mo lang ng plus or minus. Depende sa operation dito. Kung plus yan, plus lalagay nyo dito. Yan. So, ito yun. So, dito. Yun. So, yung 2x sa 3x, pag pinagsama nyo, 5x. 5x yun. Then, itong negative 3y, tsaka positive 4y. So, ang result nun ay positive 4y. So, pakicorrect na lang ito. Positive 4y over 3z. And so, ito yung final answer. Next, number 2, 5x plus 1 over x square minus 9 minus 4x minus 2 over x square minus 9. So, again, titignan nyo lang lagi yung denominator kung pareho. Otherwise, hindi sila pwedeng minus or subtract. Okay, so ito yun, copy lang. Then, pag didikitin nyo lang ulit, pero lalagyan nyo siya ng minus. Okay, so ito yung numerator. And then, take note yung negative or minus sign sa yung parenthesis. Yan. Take note lagi yan. So, kung plus kasi yan, kahit wala na yung parenthesis kasi wala na pagbabago sa sign. Pero kung may minus sign kayo dito, lalagyan nyo yan ng parenthesis. Simplify na natin. Ito, 5x plus 1. Then, ito, distribute nyo lang yung negative. So, negative 4x plus 2. Okay? So, combining like terms, you have your 5x and negative 4x or minus 4x. That is simply x. Then, yung 1 and 3, add that 2. So, you have 3. Okay? Of course, our denominator, x square minus 9. Again, dito, kung nakikita nyo, if a factor out pa yon, as in, since factorable pa siya, and ito yung factor ng x square minus 9. Then, again, divide nyo lang or cancel out nyo na lang yung like terms. So, final answer ay ito. So, yun lang yung sa video na to.